Magandang araw sa inyong lahat. Ito pong muli si Robert Ona, ang inyong plant health doctor. So sa umagang ito, tatalakayin natin ang hybrid rice ng Bayer. Ito po yung Arize. Arize, hybrid rice ng Bayer. Ito po yung AC7888, Arize Habilis Plus, Arize 8430TDT at Arize Bigante Plus. At abangan nyo, may bago pang variety na lalabas ang Bayer. Okay, ang early maturing hybrid ay mayroong 7 to 10 days earlier compared dun sa mga medium. According to level, yung ating mga early maturing varieties, ito po yung kulay blue. So, nandyan po yung AC7888 at Arize Habilis Plus. Kulay blue po yan. At yun naman pong medium, ito po yung ating AC8433DT at ang ating Arize Bigante Plus na ang color naman po ay green. So, blue pag early, green pag medium. Lahat po ng Arize varieties ay may tibay laban dito sa BLB. Ang bacterial leaf blight po ay isang common disease, especially pag wet season. Dahil dito, lahat po ng Arize variety pwede nyong itanim mapatag-ulan, mapagtag-araw. Okay, ang DT, ang ibig sabihin yan ay dual trait. Ang 8433DT, siya ang kauna-unahang hybrid rice variety na mayroong dual trait. Dual trait means tolerant po sa BLB o bacterial leaf blight at tolerant din po doon sa brown plant hopper o BPH. Ang BPH ang isa sa pinakamapinsalang insekto sa ating palayan o ang tawag natin dyan is emerging pest sa ating bansa. Kapag ito'y umatake sa ating mga palayan, ang ating ani ay pwedeng bumaba ng 60 to 100% kapag hindi na-control itong BPH. Ang Bigante Plus ang pinakapaboritong variety ng mga magsasaka dahil ito sa consistent na ani sa iba't ibang area, no? Sa katunayan, ang Arize Bigante Plus ay naging standard na variety, lalo na kapag taas ng ani ang pinag-uusapan. Kaya nitong umani ng 340 or 17 metric tons per hectare. Kapag lipat tanim, 15 kilos per hectare at ililipat tanim natin to 20 to 21 days after sowing. Kapag sabog tanim naman, 21 to 24 kilos per hectare. Okay, sundin po natin yung fertilizer recommendation doon sa pakete or kung meron kayong soil analysis, yun din po ang ating gawin. Pangalawa, babantayan po natin ang ating mga halaman laban po sa pagdami ng peste at sakit. Okay, dun po dapat tayo bibili dun sa mga authorized dealer store, no? At kung meron pa kayong mga katanungan about this, pwede nyo pong kontakin yung aming mga technician or even yung aming mga kasamahan dyan sa field para malaman kung saan talaga ho makakabili ng legit na Arize variety. Okay, sa aming pong pag-aaral, ito pong mga Bayer products ay compatible po para ma-maintain po natin yung mataas na ani ng ating mga Arize variety. In terms of protection, mas mapoproteksyonan po siya. At in terms of yung pong mga yield enhancement, pwede po rito makatulong para sa ating mga Arize product. Garantisado po kayo, pag Bayer products, sigurado, ano po, aani tayo ng marami. Okay, abangan nyo po yung aming bagong lalabas na bagong Arize hybrid. Ito po ay early maturing, mas marami po yung grains per panicle,
long grain po ito at mataas umani. So abangan nyo po yan, malapit na po yan lumabas. Salamat pong muli, ito po si Robert Ona, ang inyong Plant Health Doctor.